Uy, ano ka ba, Clara? Hindi kanyon yung hawak mo. Baby yan. Hindi mo yan magagamit para masaktan si Irene. Pwede pa magkunos lili ka. Ako ang dapat sa bahay na yan, Sally. Hindi si Irene. Oo nga, ando na tayo. Pero hindi nga napunta doon yung sitwasyon ni. Eh. Kaya pwede ba, hanggat hindi pa lumalabas yung baby, tiis-tiis muna tayo. Tara na, umalis na tayo dito. Baka makita tayo ni Irene. Ayoko masampulan yung sampal niya. Hindi ko malakas daw yan manampal eh. Malaki na nga yung mukha ko, mamamaga ka sa sampal. Tara na, ano pa ba? Babe, si Mico. Pinatulog ka na. Ano yung hawak mo? Picture. Excited ka na? Isip ko, sana ako nalang yung maswerteng ina na nagdadala ng batang yun sa sinapupunan. Irene, iba-iba talagang bihaya ang binibigay ng Diyos sa atin. Magpasalamat ka na lang kung ano meron ka. Si Mico, kahit hindi siya tunay na anak ni Natoy, nagawa pa rin ng Diyos na ipagbuklod-buklod kayo. Ibang kaligayahan ang naranasan ko bilang ina ni Mico. Pero minsan iniisip ko, sana anak na lang namin ni Nato yung batang yun. Sana sa akin na lang siya magkakaanak. Mangyayari din yan para sa iyo, Irene. Ikaw mawawala ng pag-asa. May sakit ka ba? Naisipan mo yata bumaba. Eh, ang init kasi doon sa kwarto ko. Ang sikip pa. Auntie, pwede ba doon na lang ako sa kwarto ni Natoy? Mas malawag kasi doon eh, tapos mas malamig. Naku, ate, baka hindi pumayag si Kuya. Oo nga. Ayaw nga niyang paggalaw yung mga gamit niya doon eh. Kasi doon siya nagpapahinga kapag nandito siya. Naku, minsan lang naman yun. Tsaka pinili niyang lumipat ng bahay, diba? So wala siyang say sa kwarto niya. Eh kung tanungin kaya muna natin siya. Tama ang ate mo. Kusa siyang umalis ng bahay, so wala na siyang say sa kwarto niya. And besides, mas kailangan ng ate Clara niyo at ng magiging pamangkin niyo ang kwarto. So go ahead, Clara. You can have the room. Woo! I can finally have my room back! Yay! Nay, tatay, pakilinis yung kwarto. Babe, alam mo, litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung anong regalo ko kay Mico. Alam mo, babe, simple lang yun si Mico. Parang ako lang din yun. Tsaka, pag yun nakakita na ng regalo, naku, kahit ano ibigay mo dun, magugustuhan niya. Sorry, sir. Halika, punta tayo dun sa kabila. Andun yung mga laruan ng mga boys. Okay lang. Gusto mo ba yan para sa magiging baby mo? Kaso alam mo, masyadong maliit pa yan. Mabilis na makakalakihan yan. Tingin tayo sa kabila, baka mas may okay dun. Sige, tara.
babe. Oh, yung isang paper bag, dito ko lahat nilagay yung mga baby bottles, ha? Tapos itong isa naman, andyan lahat yung mga ibang gamit ng baby. Pinagbukot-bukot ko na para hindi ka mahirapan. Patulong ka na lang kay La Emma o kaya kay Nay Tetay. Okay? Babe, salamat lang. Yun lang ang masasabi ko. Maraming maraming salamat. Wala to. Oo nga pala. Mm. Yung isang pacifier, nilagyan ko ng sili. Joke lang! Ano ka ba? Hindi ka mabiro. Wala ko. Uy, para ka seryoso kasi. Alam mo, Bebs, ang tindi mo rin eh, no? Alam mo, kulang na lang isipin ko. Napaka-masukista mong babae ka, no? Paano mo nagagawang suportahan yung mga related sa baby ni Natoy? Alam mo, Bebs, hindi naman pwedeng hindi ko pakialaman ng mga pinagkakaabalahan ng mister ko. Oo, masakit. Mahihirap. Pero ganun talaga ang pagsasama eh. Salitan lang naman yun. Kailangan maging matibay yung isa para masandalan yung isa. Parang si Natoy, ngayon kailangan niya ng masasandalan at uunawa sa kanya. Kaya nagpapakatatag ako. Ano ko, Bebs? Ewan ko sa'yo. Alam mo, hindi ko carry mga ganyang bagay eh. Hi! Of course, hindi mo carry. Dahil ever since naman, soloista ka, mag-isa ka sa buhay, malungkot ang buhay mo. Hoy! Sasabi mo dyan? Diyos, bata mo to si Irene? At ikaw naman, Irene. Diyos ko, nag-asawa ka pa. Ang pangarap mo lang pala, maging pader. Gusto mo lang masandalan? Ano to? Diyos ko, itong pader. Alam mo, tigilan nyo na nga lang ako. Masasandalan pa din. At tulungan nyo na lang kaya ako kasi mag-birthday na ang inaanak nyo. Hindi ko kasi alam anong gagawin. Ang dami-dami kong naiisip pero hindi ako makadeside. Alam ko na. Magtagaytay tayo or baki o malamig! Clara, anong ginagawa mo dito? Huwag ka na magulat, Natoy. Hindi ako nagkamali sa pinasok na kwarto. Dito na ako natutulog. Dito na kami ng baby mo. Bakit? Ibinigay sa akin ng pamilya mo ang kwartong to. Dito na daw ako matutulog. Oh, ito nga pala, mga gamit ng baby. Kami ni Irene bumili niyan. Oh, sige, ilagay mo lang dyan. Sige na, sa labas na lang magpapahinga. Natoy siya nga pala sa Sabado, ah. Yung check-up natin. Sabado? Di ba Webes ang check-up mo, Clara? Hindi, gusto ko Sabado kasi walang traffic. Eh, alam mo, may lakad ako ng Sabado, di ba? Birthday yun ni Mico. Eh, gusto ko nga ng Sabado. Ba't ba inuuna mo yung mga anak na ibang tao? May lakad nga ako ng Sabado, Clara. Intindihin mo naman yun. Saan alam mo ba? Grabe na yun si Clara, ha? Simula na umalis ka dito, kala mo kung sino Reyna. Pati kwarto mo, kinamkam na eh. Pagka-land grabber naman yung baby mama mo. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Eh baka pag hinayaan natin, pati bahay niyo, tsaka itong bagsakan, kamkamin na rin niya. Eh baka nga may mas karapatan pa siya kaysa sa akin eh. Sa akin, na padalaw-dalaw lang dito dahil sa trabaho, dahil sa negosyo. Eh, ayoko lang naman pabayaan yung mga pinaghirapan ng mga magulang ko eh. Saan? Hanggat di mo pinapaubaya sa iba, akong bahala sa negosyo nyo. Makasama mo ako dyan, alam mo naman yun eh. Tsaka na natin pag-usapan yung tungkol kay Clara. Ay, may papakita pala ako sa'yo. Oh. Oh, para saan naman yan? Maganda ba? Oo! Irigalo ko kasi kay Mico, birthday ni Mico eh. Tingin mo magugustuhan niya? Ah, talaga? Oo naman! Hindi sa aeroplano yun eh. Mami, gabing-gabi na. Napadalo ka. Gusto sana nga ito mahusap tungkol kay Mico. Gusto ko sana sabigyan ng grand celebration para sa kanyang birthday. It's gonna be at the resort. And I wanted to be big and very special for him. Kapayag naman kayo ni Erin, di ba?
haven't been around my son for many years. Oh. Bakit? Kasalanan ko ba yun? Alam kong kasalanan ko. For the past 6 years, hindi ako naging mabuting ama. Kaya ginagawa ang lahat para makabawi sa kanya. Nato, you're gonna be a father soon. Jaime, matagal-tagal na rin ako naging ama. Simula nung naging kami ni Irene, di ba? You know what I mean. Look, I don't mean to offend you. Pero gusto ko na mapasaya ang anak ko sa birthday niya. Sige. Sige. Hindi man ako makakatanggi. Tsaka, ama ka pa rin naman ni Mico. Sigurado ako matutuwa yung bata sa celebration niya sa resort. Salamat, Natoy. Happy birthday! Wow! Oh, anak, make a wish. Sige po! Buddy na po ang tumaga namin, Mama. Si Pard yung papa ko? Oo, anak. Wish ko lagi kaming masaya at nagkakasundo. Yay! Happy birthday! Thank you po! Meron akong regalo sa'yo eh. Oh, anak, para sa'yo. Wow! Papi po ba, Daddy? Patay tayo dyan. Anak, iba yung iba tayo pwede mag-papi. Anak, sana kahit hindi ito papi, sana magustuhan mo. One, two, three. Cha-ding! Wow! Sobra ko po itong gusto, Daddy! Astig po! Anak, sana sa tuwing makikita mo yan, lagi mong alalahanin na nandito ang Daddy lagi para sa'yo, ha? Sige po. I love you palagi po. I love you palagi. Happy birthday. Sige. Ay, atin, take. Buti naman na pumayag si Natoy na doon nag-swimming party si Mico kila Jaime. Eh, maunang way naman yung si Natoy. Tama lang yung desisyon niya. Nay, baka naman pwede sa birthday ko. Magpa-swimming party rin ako. Kansuman ko si Kuya Jaime. Baka sakali pumayag yun. Eh, total, marami naman siya atraso kay Ate Irene. Uy, Tupi, tumigil-tigil ka nga dyan. Laki-laki mo na eh. Magsiswimming party ka pa. Tsaka huwag ka naman humingi ng pabor dyan kay Jaime. Kakahiya. Malusot lang naman eh. Buti na. Yan mo, Tupi. Huwag kang mag-alala. Tago natin ang paraan yung birthday mo. Si Raybong, maraming alam na gimmick yung pambargada. Pamimbala sa'yo. Kahit huwag na ko yan, Natoy. Total, hindi naman ako gumigimmick eh. Tsaka konti lang naman yung bargada ko. Eh, mabalik tayo kay Mico. Natoy, maraming salamat sa pagpayag mo dito ah. Sigurado ko hindi malilimutan ng bata yung araw na ito. Eh, Tay, napag-usapan na namin ni Irene yung tungkol dyan. Basta sa kakasaya ng bata, hindi na humanong kami para tumanggi pa. Oh! Ang pogi ng pamanggin ko, oh! Sputing na sputing siya, oh! Babe, parang paganda ka ng paganda. Baka mamaya niyan, bukod sa birthday boy, ko yung pagkaguluhan dun sa party, ha? Grabe ka, babe, ha? Teka, okay lang ba talaga sa'yo? Napupunta ka doon? Oo naman. Eh, hindi ko naman pwedeng mamiss yung birthday ni Mico. Excited na? Opo. Hello? Oh, papunta na kami. Sige, bye. Mama, saan po ba talaga yung party? Secret! Malapit na. Happy birthday, Mico. Woo! Ano ba yan? Lalo kami! Nakakainis! O, sino ba nag-party rin sa Mico? Ako na, ako na! Ikaw na, ako na. Sige. Ako na, ako na. Yay! Go, Mico! Yan, yan, yan! Go! Ayan, ayan! Raybong, tawagan mo nga si Natoy. Hindi niya sinasagot yung tawag ko eh. Nasaan na ba siya? Ay, ano mo, hindi niya sagot yung tawag mo. Ano? Hindi, di ba, alam mo naman na birthday ni Mico ngayon, kaya nga ako in charge sa ano ngayon, sa bagsakan eh. Wala akong pakialam kung birthday, graduation o kasal man yan ni Mico. Hindi niya dapat inuuna kaysa sa tunay niyang anak. Ano ba kailangan mo? Sige, ako nilang gagawa. Natoy!
Natoy. Pwedeng paabot ng tawel ni Mico. O, oh, taga sinta diba sa pasaka dito madalas? Sit kasi nila. Sa pasaka, sa pangaling. Diba? Ito sa akin eh. Irita. Ay, nako Clara, manahimik ka at okay na ang pamilya. Masaya na sila. Tama. Clara, ano na naman ba ang problema? Sinatoy na naman ba? Sinatoy lang naman ang nagdudulot ng sobrang sama ng loob sa akin ng ganito eh. Oh my God. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ay, nako, iha. Eh, kasi nga masyado kang nagpapa-apekto. Chillax. You know, chill. Matulog kaya muna. Nang sa ganon, pag dumating si Natoy dito, you'd look fresh and vibrant. Like me. Ayaw makinig. Sige, bahala ka na. Ewan ko na. Bahala ka na. Sobra na akong nadetehado na. Wala na akong maaasahan sa'yo. Wala pa akong maasahan sa pamilya mo. Babe, diyan naman, diyan na lang muna yan, ha? Alam mo naman, bigla ako na-miss to. Konti na lang, baka mamaya hindi na tumatulog dito. Hindi na lang tumagpapis. Oh, babe, magsaya-saya natin buong araw. Tapos ngayon, nag-drama ka. Eh, hindi ka naman maiwasan yun kasi... Tumanda na naman ito ng isang taon, eh. Alam mo naman, big baby boy ko pa rin ito. Gising tuloy. Mama. Mama, kahit naman po big boy na ako, eh. Magpapakiss pa rin naman po ako sa'yo. I love you palagi, mama kong madrama. Madrama ako? Opo. Madrama ako, ha? Madrama ako, ha? Mama! Ay, drama pala! Ay, yan, ako! Sige, sige, sige. Daddy, thank you po, ah. Dahil po sa inyo, naging kompleto po ang family ko. I love you palagi, Daddy Buddy. Love you palagi. Mana ka naman pala sa mama mo, ang drama mo eh. Huh? Tuwin natin, nababawi kami. Oh, Clara, ang saya na sana ng gabi ko. Tapos uuwi ako, ang pambungad ko. Yung nangahaba mong face. Smile ka naman dyan. Ang kapatid mong sisihin mo. Clara, wait, wait, wait. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Kung ako ang nasa lugar mo ngayon, sobrang magde-demand na talaga ako. I mean, look at you. You're about to pop. Ikaw ang mas may karapatan sa oras ni Kuya Natoy. Kaya, play your cards right. Imbis na magmukmuk ka dyan, bakit hindi mo simulang makipagtagisan? Naku, Clara! Ang puso ko naman, wag kang ganyan! Wag kang galaw ng galaw, saka pa pupunta! Sali, hindi porkit malaki ang tiyan ko na wala na akong gagawin. Kailangan ipakita ko sa Irene na yun na kaya kong lumaban. Para sa karapatan ng magiging anak namin ni Natoy. Heto na naman po tayo. Wala tayong kadala-dala. Hindi mo ba natatandaan kung gano'ng kabagsik ang palad ni Irene? Kakampi ba kita o hindi? Hindi mo lang ako kakampi. Kaibigan mo ako. Kaya nga ako nagmamalasakit sa'yo eh.
Hindi mo ba natatandaan na ilang beses ka na dapat madidisgrasya? Pinapabedres ka na nga ng doktor eh. Pwede ba, Clara? Kumalma ka, malapit na tayo sa finish line. Sabi. Diyos ko! Bakit? May problema? Isang himala, Clara! Si Celso, sa wakas, pagkatapos ng tatlong buwan, 2 weeks, 1 day, 6 hours, nagparamdam siya ulit! Kailangan ko puntahan si Celso, okay? Huwag kang aalis. Dito ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong kabaliwan. Babalikan kita. Si Celso! Tay! Oh, nak. Paano? Maano na ba kami? Kasi may delivery ng supplies ngayon eh. Isang south, isang north. Nak, maghapong biyahe to. Oo nga, tay. Sige. Ay, nak. Sasabay na rin ako sa tatay, ha? Meron doon kasing bagong menu na kailangan namin aralin ni Tonet. Okay lang, Nay. Ako kasi may inaantay pa ako dito. May isang supplier na magdadala ng documents. Eh, hindi ko nga alam bakit dito sa bahay dadalin. Sige, oh, sige. Una na kami, ha? Tay. Sige na. Okay. Bye-bye. Kayo, ha? Ha? Oo, papunta na ako dyan. Sandali na nga, magbibis lang ako. Clara! Aalis ka mag-isa? Eh, wala namang kikilos para sa akin dito, eh. Kung walang tutulong sa akin para makuha ko ang dapat lang sa akin at para sa anak ko, ako ang gagawa ng paraan. Ako ang kikilos. Babawiin ko ang ama na dapat nagbibigay ng halaga sa amin. Natutuyuan na, wala na sila masupply ng mga isda eh. Oh, Diyos ko po, Natoy! Nay-tetay! Natoy! Hindi pwede, Nay-tetay. Ako muna kakausap kay Natoy. Ang dami ko pa ikukonsulta. Business matters, you know? Business matters! Mas importante to! Malis ka nga dyan! Natoy! Bakit to? Bakit to? Si Clara kasi kanina pa umalis. Yes, insan umalis na pala yung baby mama mo. Pwede na kayo uminom. Hindi siya umalis para madal sa balutan. Umalis lang siya, basta naka-mode. Ano ba yung tawag sa mode kapag galit na galit? Angry mode. Hindi. Very angry mode. Hindi. Beast mode? Yun! Best mode nga! Beast mode? Sandali! Saan daw pupunta? Wala naman siyang sinabi. Basta umalis lang! Naka-beast mode nga eh! Best mode! Beast mode! Isan! Ano ba? Madami pa! Pado muna bahala dyan. Pumunta ako lang. Hindi ko saan mo pupunta? Hindi mo nga alam sa pumunta eh! Naku, nasayang yung buong maghahapon ko kakahintay dun sa kliyente. Ano ba naman to? I-follow up mo naman kung pupunta pa dito sa bahay. Teka, sandali ah. May narinig ako sa labas may nag-doorbell. Baka ito na yun. O, pagkatapos ito, didiretso na ako dyan, ha? Diba? Hindi kita papatulan, kabuhanan mo ngayon. Huwag ka nang magdahilan! Matapang ka, diba? Ah, sige! Ipaglaban mo si Natoy! Ipaglalaban ko rin siya! Mati na matibay! Ano ba kaya mag-isip-isip ka? Ang dami mo kakalipan! Ah! Katingin mo ba?